ikot natin dandan para makita niyo ng buo. Ayan yung pinaka isang side niya, and then yung back niya. Ayan yung back niya, papakita ko sa inyo. Okay na rin siya guys, yung back niya. And then isang side, and then ito yung pinaka front natin. So okay naman siya guys, walang eye poking. Okay guys, good morning sa ating lahat. Welcome ulit sa aking vlog. Ngayong araw guys, nandito tayo ngayon sa aking garden para magsaayos tayo ng isa ko na namang inaalaga ang bonsai. So ang bonsai na ito guys, o ang puno kong ito guys, na-vlog ko na guys ito dati. So yung una nating gin-vlog, nag-wire tayo guys dito. So ngayon guys, isa-ayos ulit natin siya. So kung mapapansin nyo guys, yung punong ito masyado na siyang wild. Kailangan na natin sigurong uli mag-trim o mag-pruning, saka mag-unwire na rin tayo guys. Sa kunting ano lang guys sa punong ito, itong punong ito guys, ito yung tinatawag dito sa amin na kamuning bilog. Kamuning bilog ng Mindoro, Mindoro guys. So, nasa 4 na taon na sa pangangalaga ko ito mula nung makuha o mahunt ko sa wild. So, kung papansin niyo guys, itong puno na ito ay may forma o may style na twin trunks or triple yata. Guys, kasi tatlo ang kanyang pinaka puno o ang kanyang trunks. So, yun na nga guys, sabi ko, sasaayos ulit natin siya para maibalik natin o mai-restore natin yung kanyang forma o yung kanyang style. Kasi masyado na siyang wild, kung mapapansin nyo. So yung mga branches niya masyado nang mahaba. So kailangan natin siya ngayong e-workshop or isaayos. So yung guys, samahan nyo ako para sa isang araw naman na ating vlog para sa puno kong ito. So ipapakita ko lang guys sa inyo yung pinaka punong ito. So yan siya guys. So yan yung puno natin. Ayan yung kanyang pinaka kabuuan. So sobra na siyang wild, di ba? Kung mapansin ninyo. So ilalapit ko lang. So yan yung pinaka nabari natin o yung pinaka pinakapuno, yung pinaka ugat. So yun, angat natin ng konting pa ganyan. Okay. Ayan siya. Pasilip ko lang siya. Ayan. Ayan, pataas. Hanggang yun yung apex. Ikot lang natin para makita ninyo. Ito yung pinakagagawin nating front o yung harapan ng ating puno, and then ito yung isang side niya, ito yung kanyang pinaka back o likuran. Guys, yung unang vlog ko nga pala, ilalagay ko na lang yung link sa description box para masubaybayan nyo. Pero sinabi ko lahat ng ating iba vlog dito o lahat ng puno ko, sabay-sabay natin subaybayan o hanggang ang journey hanggang sa mabuo. Yun nga, para sabay-sabay natin makita kung ano ba ang nangyayari doon sa puno. So yan lang siguro guys, umpisahan na natin siya. So ang gagawin natin muna ay mag-unwire tayo, and then magka-cutback tayo ng mga sanga. Pagkatapos magde-depolyate na rin tayo. So tara, umpisahan na natin siya guys. Ayan guys, magtatanggal tayo ng mga wire niya o mag-unwire tayo. Nasasaayos na rin naman yung mga sanga niya, kaya kailangan na natin tanggalin yung wire.
So yung pagtatanggal ng wire, guys, nandiyan yan sa mga ibang video ko na ano ko na kung paano magtanggal ng wire. Madali lang naman. Okay. So kung mapapansin niyo kasi, guys, tingnan niyo. Bumauna yung wire sa kanyang mga sanga, sa kanyang balat. Ganin lang natin siya. Tapos natin matanggal, mag-cutback na tayo, and then depolution. Ayun, done. Ayun, kandun na lang. Tapos na. Ang pag-aano natin. Masyado nung weld siya talaga, guys, saka sobrang hahaba na nung mga sanga niya. Natanggal na natin itong isang tanggal natin isang sanga. So ipapasilip ko sa inyo yung tanggal natin isang na ano okay, mapapansin nyo, guys, bumauna, nakita mo yun. So bumauna yung pinaka-wire sa balat nung sanga. So kailangan na talaga natin siyang i-unwar o pagtatanggal ng wire. Okay, so dire-diretso na natin siyang tanggalan ng wire. Position ko lang muna kayo. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bird on a tree, I'm just sitting here.
I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. Ayan guys, so ito na guys yung kinalabasan ng ating pagsasayos sa aking punong ito. So ayos na siya, na-unwire na natin, then nakatbak na natin o na-trim na natin siya, and then na-depoliate na rin natin siya. So kung papansin niyo guys, ito yung pinaka-front natin. So okay na siya. So mag-create na lang tayo ng mga tweaks dito guys. So buo na itong puno natin na ito. So yan guys, papakita ko ang front natin. Ito siya. And then ito yung isang side niya. And then ito yung isang back. Yung kanyang back. And then isang side niya uli. And then ito yung front. So siguro maghintay na lang tayo ng ilang panahon para mas lalong tumaba pa itong kanyang mga branches o mga sanga, para mas lalong gumanda siya. Pero kung pagmamasdan nyo, so parang buo na siya, semi-finish. Kung magkakaroon na siya ng mga dahon dyan, buo na siya. So ipapakita ko sa inyo ang kabuuan ng ating naging product. Ang ibig sabihin, ang naging kinalabasan ng ating pag-workshop. Ayan guys. So yan na siya guys. Ayan siya, ayan kabuuan niya. Ayan yung pinaka-puno niya, ang kanyang nabari, aakyat natin sa paganyan. And then yan yung kanyang mga puno. Ayan, hanggang sa kanyang apex. So ito yung kanyang pinaka-front. So ikot natin dandan para makita niyo ng buo. Ayan yung pinaka-isang side niya. And then yung back niya. Ayan yung back niya, papakita ko sa inyo. Okay na rin siya guys, yung back niya. And then, isang side. And then, ito yung pinaka-front natin. So, okay naman siya guys, walang eye-poking. So, kita yung line ng isang puno. So, pwede sana natin tanggalin to, pero parang nakakahinayang. So, papakita ko ulit sa inyo. So, yan siya. Ayan yung pinaka-taas niya. Kung mapapansin nyo, okay na siya. Ayan. Buo na yan siya guys, yan. Ayan siya. Ayan guys. Oh. Ayan yung kanyang side. Isang side. And then, ito yung isang side niya again. Ayan. Ayan yung pinaka top view niya. Okay. So, ayan siya guys. Okay na siya.